Magandang araw mga housemate and welcome to my YouTube channel. Ngayong araw pag-aaralan natin ang addition and subtractions of mixed fractions. Kaya kung gusto mo itong matutunan, just keep on watching. Mula sa ating mga nakaraang napag-aralan, kapag sinabing mixed fractions, these are the fractions that have a whole number part and a proper fraction part. Now, let us add 2 and 3 fourth plus 1 and 2 third. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang dalawang paraan in adding and subtracting of mixed fractions. Unahin natin ang long method. So, 2 and 3 fourth plus 1 and 2 third. Since ang fraction part ng mga mixed fractions ay dissimilar fractions, hindi natin ito maaaring ipagdagdag ng tuwiran. Unang gawin, hanapin ang LCD or least common denominator ng mga fractions. Upang mahanap ang LCD ng 3/4 at 2/3, hanapin ang least common multiple ng kanilang mga denominator. Ang mga multiples ng 4 ay 4, 8, 12, 16, and so on. At ang mga multiples naman ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Makikita natin na ang 12 ang pinakamababa or least common multiple. Automatic, ito ang ating LCD. Now, let us convert 3/4 and 2/3 to an equivalent fractions whose denominator is 12. Ngayong similar fractions na ang mga fraction part ng mixed fractions, we can now add these fractions and simplify the answer kung kinakailangan. So, 2 plus 1 is equals to 3. Then, 9/12 plus 8/12 is equals to 17/12. Now, we have 3 and 17/12. Ang 3 and 17/12 ay maaari pa nating isimplify sapagkat ang fraction part natin ay improper fraction. We convert this improper fraction part to mixed fractions. Gayong ang 17/12 ay katumbas ng 1 and 5/12. Therefore, 3 and 17/12 is equals to 3 plus 1 and 5/12. So, 3 plus 1 and 5/12 is equals to 4 and 5/12. Since ang fraction part natin ay nasa lowest term na, 4 and 5/12 is our final answer. Ngayon, let us try the short method with the same given example. 2 and 3/4 plus 1 and 2/3. Ang una natin gawin, let us convert mixed fractions to improper fractions. Ngayong improper fractions na ang mga ito at mga dissimilar fractions, kailangan muna nating hanapin ang LCD or least common denominator. Para mahanap ang LCD or least common denominator ng 11/4 and 5/3, hanapin natin ang least common multiple ng kanilang mga denominator. Ang mga multiples ng 4 ay 4, 8, 12, 16, and so on. Ang mga multiples naman ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Kung makikita natin, 12 ang least common multiple. Kaya automatic, ito ang ating LCD. Now, let us convert 11/4 and 5/3 to an equivalent fractions whose denominator is 12. Ngayong similar fraction na ang mga ito, we can now add these fractions. Just add the numerator and copy the denominator. So, 33 plus 20 is equals to 53. Then, copy the denominator. At dahil improper fraction ang nakuha nating sagot, we need to convert this in mixed fractions. So, we have 4 and 5/12. Since ang fraction part natin ay nasa lowest term na, our final answer is 4 and 5/12. Ngayong magkaparehas na tama at parehas lamang ang ating nakuhang sagot in adding of mixed fractions using the long method and the short method, ikaw na ang bahalang pumili kung aling method ang sa tingin mong mas madali para sa iyo.
Iyon ang gamitin mong method. Let's have another example. Let us subtract 1 and 7/8 from 3 and 3/4. Subtraction of mixed fractions is also the same steps and procedure of addition of mixed fractions. Gamit ang long method, una natin gawin hanapin ang LCD or least common denominator ng mga fraction part na 3/4 and 7/8. Upang mahanap ang LCD, hanapin ang least common multiple ng denominator ng mga fractions. Ang mga multiples ng 4 ay 4, 8, 12, 16, and so on. Ang mga multiples naman ng 8 ay 8, 16, 24, and so on. Makikita natin, 8 ang least common multiple, kaya automatic ito ang ating LCD. Now, let us convert 3/4 and 7/8 to an equivalent fractions whose denominator is 8. Ngayong similar fractions na ang mga fraction part, we can now subtract these mixed fractions and simplify the answer kung kinakailangan. Kung mapapansin natin, we cannot subtract our fraction part 7/8 from 6/8 sapagkat negative ang ating makukuhang sagot. Kaya ang gagawin natin, manghihiram tayo ng isang buong bilang or one whole number sa number part na 3 at idadagdag natin sa fraction part na 6/8. So 3 minus 1 is equals to 2. Then, ang isang buong bilang na hiniram natin sa 3 ay kailangang nasaan yung fraction part na maaaring ipagdagdag or i-add sa 6/8. Mula sa ating mga nakaraang napag-aralan, kapag ang fractions ay mayroong magkakaparehas ng bilang ng numerator at denominator, ito ay katumbas or equivalent as one whole number. So ang fraction na may equivalent as one whole number na maaaring may pagdagdag sa 6/8 ay 8/8. Now, add the fractions. We get 2 and 14/8. Ngayon, maaari na nating isubtract ang 1 and 7/8 from 2 and 14/8. Just subtract the whole numbers and the similar fractions. So, 2 minus 1 is equals to 1. Then, 14/8 minus 7/8 is equals to 7/8. Now, we have 1 and 7/8. At dahil ang fraction part na 7/8 ay nasa lowest term na, our final answer is 1 and 7/8. Ngayon naman, let us solve fractions using the short method with the same given example. 3 and 3/4 minus 1 and 7/8. Unang gawin, convert mixed fractions to improper fractions. Next, hanapin ang LCD ng denominator ng mga fractions. Upang mahanap ang LCD, hanapin ang least common multiples ng mga denominator na 4 and 8. Ang mga multiples ng 4 ay 4, 8, 12, 16, and so on. Ang mga multiples naman ng 8 ay 8, 16, 24, and so on. Makikita natin na 8 ang least common multiple, kaya automatic, ito ang ating LCD. Now, let us convert 15/4 and 15/8 to equivalent fractions whose denominator is 8. At ngayong similar fractions na ang mga ito, we can now subtract these fractions. Just subtract the numerator and copy the denominator. Now we have 15/8. At dahil improper fraction ang ating nakuhang sagot, we need to convert this improper fraction into mixed fraction. Now we have 1 and 7/8. At dahil ang fraction part na 7/8 ay nasa lowest term na, 1 and 7/8 is our final answer. Ngayong magkaparehas na tama at parehas lamang ang ating nakuhang sagot in subtracting of mixed fractions using the long method and the short method, ikaw na ang bahalang pumili kung aling method ang sa tingin mong mas madali para sa iyo. Iyon ang gamitin mong method. Let's have another example. 2 and 1 half plus 1 and 1 third minus 1 and 1 fourth. This time, gamitin natin ang short method.
una nating gawin, convert mixed fractions to improper fractions. Next, hanapin natin ang LCD ng denominator ng mga fractions. Upang mahanap ang LCD, hanapin natin ang least common multiple ng mga denominators na 2, 3, and 4. Ang mga multiples ng 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Ang mga multiples naman ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Ang mga multiples naman ng 4 ay 4, 8, 12, 16, and so on. Kung makikita natin 12 ang least common multiple, eh automatic ito ang ating LCD. Now, let us convert 5/2, 4/3, and 5/4 to equivalent fractions whose denominator is 12. Ngayong similar fractions na ang mga ito, we can now proceed to addition and subtraction of these fractions. So 30 plus 16 minus 15 is equals to 31. Then copy the denominator. Since improper fraction ang ating sagot, we convert this improper fraction to mixed fraction. Now we have 2 and 7, 12. Since ang fraction part natin ay nasaan yung lowest term na, ito na ang ating final answer. Ngayong alam nyo na ang addition and subtraction of mixed fractions, oras na ng inyong pagsasanay. Mag-iwan ako ng 5 katanungan at sikaping masagutan. At kung may natutunan ka naman sa video kong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang gagawing video. Hanggang dito na lang, maraming salamat!